balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang tamaho. So mga par, sa naging trending nga po na balita patungkol sa paggamit ng performance enhancing drugs ng super lightweight superstar ni si Ryan Garcia ahead sa laban nito kontra kay Devin Haney. E tila ayaw mga idol ng dating unified champion na si Kit Thorman maniwala na talagang gumagamit si Ryan Garcia ng feds. Hindi niya naman daw kasi mga idol nakita na lumaki ito o di kaya bumulto ang katawan ni Ryan Garcia sa laban nito kay Haney Boy. Kumbaga mga idol, normal lamang ang kanyang katawan. Meron naman daw mga boxer mga idol na makikita natin na may abnormality sa katawan na siya daw ang nagbibigay ng advantage dito. Kagaya na lang daw kay Manny Pacquiao mga idol na talagang hindi normal ang kalp sa kanyang paa. Kaliit-liit na tao daw ito mga idol pero kasing laki daw ng ulo ang kalp ng paa ni Pacman. At minsan daw mga idol na pagbibintangan pa ito ng isang feds user. Pero ang totoo daw mga idol, natural lang ito sa Pinoy legend. Sadyang in-improve lang daw ni Pacman mga idol ang kanyang malaking kalp sa training. Kaya malaki daw ang tiwala ni Thorman Boy mga idol na tinalo ni Ryan Garcia si Devin Haney sa isang impresibo paraan. Bagamat nang natanong naman si Kit Thorman mga idol sa potential na bakbakan nila ni Ryan Garcia sa future dahil binabalak nito na lumaban sa kanyang division sa welterweight. Ewag na daw mangarap si Bagito mga idol na makipag-compete sa 147 pounds. Hindi niya daw kakayanin ang mga fighter dito. Sasampalin lang daw ni Thorman itong si Ryan Garcia e matutulog na daw ito sa ibabo ng boxing ring. Hindi daw porket na tinalo nito si Devin Haney e may kaya na ito ipagmamalaki sa bakbakan kalaban ng mga natural na malaking fight. Tandaan daw mga idol ni Ryan Garcia na ang tinalo nito na si Boy Ilong. Parang unan daw kalambot ang kamao at mapanga daw ito sa bakbakan. Kaya makailang beses ito bumagsak sa hindi naman daw kalakasan na suntok ni Ryan Garcia. Kaya kung hindi daw gusto masaktan ni Ryan Garcia sa bakbakan, manatili na lang daw ito sa kanyang division. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pinagtawanan ni General Casimero ang kanyang mortal na karibal na si Naoya Inoue matapos nito matikman na humalik sa canvas sa malutong na kaliwang kamaon ni Luis Neri. Kung saan mga idol, hindi lang po sa Pilipinas nag-viral ang fight reaction ni General Casimero sa laban nito kay Inoue. Pati sa Japan mga idol, pinag-uusapan rin ang reaksyon ni Cuadro Alas at marami nga ang nainis sa kanya mga idol. At syempre marami din ang natuwa sa reaksyon nito. Kaya suggest ng mga Japanese boxing fans mga idol, palaganan daw ni Inoue si Casimero para makaganti ito at ipatikim din kay Cuadro Alas ang umalik sa canvas kagaya sa ginawa ni Luis Neri sa kanya. Samantala sa naging reaksyon naman ni Naoya Inoue mga idol matapos ito bumagsak sa round 1 kay Neri. Talagang pati siya mga idol natawa sa nangyari. Hindi niya daw nakita ang kaliwang kamao ni Neri. Kumbaga hindi niya ito inasahan na tatama sa kanya. Pero hindi naman daw nagpanik si Inoue dito mga idol. Sinadya daw nito mga idol na hindi tumayo kaagad para hindi ito mahilo at salip ginamit ito ang 8 count ng referee para makarecover ng konti. At nang nakatayo daw siya mga idol, ay gumamit daw ito ng defense move mga idol para makarecover ulit ng tuluyan sa bakbakan.